Kayo na po ang lahat. Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Panginoon, ikaw ang may likha ng langit, dagat at lupa, ng buwan, araw at mga bituin, tanang nilalang sa papawirin. Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Ngalan niya ay dakilain. Simulan po natin ang ating pagdiriwang sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, sa araw na ito ay ating ipinagdiriwang ang pagtatalaga sa mga palasyong simbahan ni na Apostol San Pedro at San Pablo sa Roma. Tayo pong lahat ay tinipon ng ating Nuestro Padre, Jesus Nazareno, bilang kaanib ng angka ng Diyos. Tinipon niya po tayong lahat sapagkat mahal niya tayo. Kaya dumulog po tayo sa ating maawaing Panginoon na nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang, mga makasalanan ay magsisi. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa tulong ng mga apostol, ipagtanggol mo ang iyong sambayanan upang ang mga pinagbuhatan ng aming unang pagkakilala sa iyo ay maging tagapagdulot ng ibayong pagpapala mo hanggang sa katapusan ng mundo. Iniluluhog namin ito sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsipo muna lahat. Pagbasa mula sa Aklat ng Karunungan. Payapa at tahimik ang lahat, nangangalahati na ang gabi. Walang ano-ano'y ang makapangyarihan mong mga salita ay bumaba. Mula sa iyong maharlikang trono sa langit, pumagit na sa lupaing ngayon na itinalaga mong wasakin. Gaya ng mabalasik na mandirigma. Taglay niya ang matalim na tabak ng iyong mga utos. Tumayo siya, ang ulo niya'y sagad sa langit, at pinalaganap ang kamatayan sa buong lupain. Ang sangnilikha ay dumanas ng pagbabago upang masunod ang iyong kalooban at mailigtas ang iyong bayan. Ang ulap ay lumukob sa kanilang kampamento. Ang tubig ay nahawi at lumitaw ang tuyong lupa. Isang malinis na landas sa gitna ng dagat na pula at lunti ang kapatagan mula sa naglalakihang mga alon. Ang bayan mo ay nakatawid na lahat sa ilalim ng iyong pagkalinga.
Matapos masdan ang kamakamanghang gawang iyon, tulad nila'y mga kabayo sa sariwang pastulan, parang mga tupang naglulundagan sa tuwa sa pagpupuri sa iyo. O Panginoon, sapagkat iniligtas mo sila. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Gunitain ng malugod ang dakilang gawa ng Diyos. Gunitain ng malugod ang dakilang gawa ng Diyos. Siya ay purihin, suubin ng awit ating papurihan. Ang kahangahangang mga gawa niya ay dapat na isaysay. Tayo ay magalak, yamang lahat tayo ay tunay sa Kanya. Ang Kanyang pangalan, ang pangalang banal, napakadakila. Lahat na may nais maglingkod sa poon dapat na magsaya. Gunitay ng malugod ang dakilang gawa ng Diyos. Ang mga panganay sa buong Ehipto ay Kanyang pinatay. Kaya sa Ehipto, noon ay naubos ang mga panganay. Pagkatapos nito, ang bayang Israel Kanyang inilabas. Malulusog sila't lumabas na dalay mga ginto't pilak. Gunitay ng malugod ang dakilang gawa ng Diyos. Nagunita ng Diyos ang Kanyang ginawang mahalagang tipan. Ang pangako niya sa tapat na lingkod niyang si Abraham. Kaya't ang bayan niya'y Kanyang inilabas na lugod nang Kanyang ialis, umaawit sila ng buong alindog. Gunitay ng malugod ang dakilang gawa ng Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Tayo'y tinawag ng Diyos upang magningin na lubos sa aral ni Kristo Jesus. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, isinaysay ni Jesus sa kaniyang mga alagad ang isang talinhaga upang ituro sa kanila na dapat silang manalangin lagi at huwag manghinawa. Sa isang lungsod, wika niya, may isang hukom na hindi natatakot sa Diyos at walang taong iginagalang. Sa lungsod ding iyon ay may isang babaeng balo na punta ng punta sa hukom at humihingi ng katarungan. Tinanggihan siya ng hukom sa loob ng ilang panahon. Ngunit nang malaman ay nasabi nito sa sarili, bagamat hindi ako natatakot sa Diyos, ni gumagalang kanino man, igagawad ko na ang katarungang hinihingi ng babaeng ito sapagkat lagi niya akong ginagambala. Baka pa ako mainis sa kakaparito niya. At sinabi ng Panginoon, narinig ninyo ang sinabi ng masamang hukom, hindi ipagkakait ng Diyos ang katarungan sa kaniyang mga hinirang na dumaraing sa kaniya araw-gabi, bagamat tila nagtatagal iyon. Sinasabi ko sa inyo, agad niyang igagawad sa kanila ang katarungan. Ngunit pagdating ng anak ng tao sa daigdig na ito, may makikita kaya siyang mga taong nananalig sa kanya?
Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsipo muna lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay, sa iba't ibang online platforms, at sa lahat ng ating mga kadiboto, sa iba't ibang panig ng Pilipinas, at maging sa buong mundo, kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, malugod po namin kayong tinatanggap sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Ang pangunahing tema po sa ating ebanghelyo sa araw na ito ay tungkol sa walang patid na pananalangin at pakikipag-ugnayan sa Diyos. Para po sa ating mga Katoliko, ang ibig sabihin ng panalangin ay ang pagtataas ng ating kaisipan at kalooban sa Diyos. Ito rin yung ating paghiling ng mga mabubuting bagay mula sa Diyos. Take note, mabubuting bagay. Dahil kapag ikaw ay humingi ng masamang bagay sa Diyos, tiyak yon, hindi ka pakikinggan ng Diyos. Dahil ang Diyos ay mabuti, hindi siya gumagawa ng mga bagay na masama dahil lihis ito sa kanyang kalikasan bilang mabuting Diyos. Sa atin pong ebanghelyo ay ipinaalala sa atin na tayo ay palagi ang manalangin. Sinabi ni Jesus Nazareno sa kaniyang disipulo ang tungkol sa kwento ng balo at ng hindi makapangyarihang at makatarungang hukom. Gusto ng balo ng hustisya, ngunit ayaw ng hukom na ibigay ito sa kanya. Sa katotohanan, ang mga tao ay tulad ng balo. Ang mga tao nagnanais ng hustisya at pagkakapantay-pantay. Ngunit ang lipunan ay hindi nagpapahintulot sa mga tao na magkaroon ng patas na pagtingin. Sa mga ganitong sitwasyon, nais ng Diyos na matanto natin na sa pamamagitan ng pagdarasal at pagtitiwala sa Diyos ay malalampasan natin ang anumang unos o pagsubok sa buhay. Ang Diyos ay ang ating pangunahing lakas at ang ating panalangin ay ang ating kapangyarihan. Kaya't nararapat na maging matiyaga tayo sa ating buhay panalangin. Bakit? Sapagkat ang panalangin ay ang salamin ng tunay na pananampalataya. Kaya nga po mga kapatid kay Kristo, sa araw na ito, hinahamon po tayo ng ating ebanghelyo na patuloy tayong manalangin. Nanawa, matuto tayong manalangin sa araw-araw, sa lahat ng oras at sa lahat ng pagkakataon. Kaya po mahalaga na may puso tayong laging umaasa at nagtitiwala sa Diyos. Sa pamamagitan po ng ating pagdarasal at mga panalangin, tayo ay maaaring magpasalamat, magpuri, at humingi ng mga kahilingan sa Diyos. At alam po ninyo, ang pinakamataas na uri ng ating panalangin ay walang iba kung hindi ang banal na Eukarista, na kung saan tayong lahat ay patuloy na nagpapasalamat sa kabutihan at kagandahang loob ng Diyos.
Sa banal na Eucharistia, hindi lamang tayo basta nananalangin at nagdarasal kung hindi binibigay ng Diyos ang kaniyang sarili at tayo naman tinatanggap natin siya sa banal na komunyon. Kaya po mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, naway ang panalangin ay magsilbi nating buhay. Ibig sabihin, naway sa araw-araw, hindi matatapos ang isang gabi na hindi tayo nagdarasal, dumadalangin at nagpapasalamat sa poong may kapal. Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Tumayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, manalangin tayo ng walang humpay at huwag mawala ng pag-asa sapagkat ibinibigay ng Diyos ang katarungan sa kaniyang mga hinirang na tumatawag sa kaniya sa araw at gabi. Pinalalakas ang ating loob ng katuroang ito ng ating Panginoon. Lumapit tayo sa Ama, dala ang lahat ng ating mga kahilingan at sa bawat panalangin ang atin pong itutugon, Ama, pakinggan mo ang aming mga panalangin. Ama, pakinggan mo ang aming mga panalangin. Ang simbahan sa pamamagitan ng kanyang mga lingkod naway maging masigasig sa gitna ng mga pagsubok at pagdurusa at huwag mawala ng tiwala sa pagpapahayag ng Ebanghelyo. Manalangin tayo. Ama, pakinggan mo ang aming mga panalangin. Ang mga pinangihinaan ng loob at natutuksong sumuko na magsusumikap na mamuhay ng mabuti, naway makatagpo ng bagong lakas sa pananampalataya sa Diyos, manalangin tayo. Ama, pakinggan mo ang aming mga panalangin. Yaong mga nahihirapang magdasal, naway maging masigasig muli sa pananalangin at bigyang puwangang Diyos sa kanilang pang-araw-araw na buhay, manalangin tayo. Ama, pakinggan mo ang aming mga panalangin. Ang mga may sakit, sa gitna ng kanilang mga paghihirap, naway patuloy na magtiyaga at huwag mawala ng pag-asa, manalangin tayo. Ama, pakinggan mo ang aming mga panalangin. Ang mga yumao, naway tumanggap ng makalangit na gantimpala para sa kanilang mga pagsusumikap sa mundo, manalangin tayo. Ama, pakinggan mo ang aming mga panalangin. Ama naming nasa langit, ipinagkatiwala namin sa iyo ang aming mga pangangailangan. Ipakita mo sa amin ang paraan ng pananalangin walang humpay upang kami ay maging kaisa mo. Hinihiling namin ito kay Kristong aming Panginoon. Amen. Magsipo muna lahat. Itong alak at tinapay ay handog sa'yo, Ama. Ito'y bunga ng aming gawang iyong pinagpala. Sumasamo ang iyong bayang tanggapit iyong basbasan nang sa amin maging tunay na katawa't dugo ng iyong anak. Tumayo na po ang lahat.
Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha sa aming paghahain ng paglilingkod sa iyo, hinihiling naming kami kaawaan mo upang ang katotohanang ipinamana sa amin ng paglilingkod ni na Apostol San Pedro at San Pablo ay manatiling dalisay sa kaibuturan ng aming pagkatao sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikaw ang pastol na laging pumapatnubay sa mga kabilang sa nilingap mong kawan. Ito ang ginanap na pananagutan ng giliw mong anak at pastol ng tanan. Ang mga apostol ay kaniyang mga katuwang sa pagiging pastol na patnubay ng sambayanan, kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos na mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala na paririto sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu ay gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Pagod niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog. Hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Tumayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po'y nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin na kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming Obispo
at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo po sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagkapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami pahintulot sa tukso at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin na kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang napakarami at paulit-ulit naming pagkakasala. Pagkalooban mo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkalo mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, narito ang ating Nuestro Padre, Jesus Nazareno. Lumapit po tayo sa Kanya at magbalik loob. Siya ang Kordero ng Diyos. Siya ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad po tayo na inaanyayahan sa Kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ipagsanggalang nawa ako ng katawan at dugo ni Kristo para sa buhay na walang hanggan. Amen. Para sa lahat ang tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago may sarapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po.
alam kong nasa tabi kita. Panginoon ko, sa lahat ng oras, kamay mo ang siyang nag-iingat. Sa akin, di ko mabot karunungan mong angkin. Siniyasat mo ako at alam ang aking puso, walang maililihim sa'yo sa'king gawa. Tim ko pa binabanggit, iyon na itong batid. Sa'yo anumang isip ko'y di lingid. Alam kong nasa tabi kita, Panginoon ko, sa lahat ng oras. Kamay mo ang siyang nag-iingat. Sa akin, di ko maabot karunungan mong angkin. Available na po ang opisyal na kalendaryo para sa taong 2024 ng ating parokya. Sa mga nag-anais bumili, maaari kayo magtungo sa ating parish office. Doon po ay nagkakahalaga ng 80 pesos. May karagdagan discount sa bulk orders. Available pa rin po ang ating mga All Souls envelope. Sa mga nag-anais, maaari kayong kumuha malapit sa mga pintuan ng ating simbahan o sa information guard. Surat lamang po ang mga pangalan ng mga kamag-anak, kaibigan, at mga kakilalang na mayapa o sa makabilang buhay na. At sa buong buwan ng Nobyembre, ito po ay ating isasama sa lahat ng mga misa na nagaganap sa ating simbahan. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na malatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa plaza sa naman lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at pambansang tambana ni Jesus Nazareno. Tumayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pagpakinabangan sa pagkaing nagbibigay buhay, magalak nawa sa paggunita, kina Apostol San Pedro at San Pablo, ang sambayanan na iyong ipinagkatiwala sa kanilang pagtangkilik para mamalaan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Panalangin para sa mga kaluluwa. Mga kapatid, atin pong ipagdasal ang ating mga minamahal na yumao at ang lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio. Panginoon naming Diyos, Ama namin, Ikaw po ang dahilan ng aming pagsilang. Sa Iyo galing ang aming hiram na buhay. Buong kababaang loob po kaming nananalangin at kami nagmamakaawang kalugdan mo po ang mga kaluluwa ng mga pumanaw na sa mundong ito. Sila naway magkamit ng buhay sa iyong piling. Alisin mo ang anumang mga karumihan
ng kasalanan upang sila ay maging marapat sa iyong walang hanggang kalinisan. Ihaahon mo sila mula sa purgatorio at bigyan ng puwang sa iyong kaharian sa langit. Kapayapaan kailanman ang igawad ng may kapal sa mga yumaong nagsipanaw. Sila naway silayan ng iyong ilaw na walang hanggan. Amen. Mapanatagnawa sila sa kapayapaan. Amen. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin. Pagbabasbas, mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain po kayong lahat at ng inyong buong pamilya ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang pag-ibig at kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, ninulwalhati ka namin.